July 12, 2016 nang manalo ang Pilipinas sa International Tribunal para patunayang walang basihan ang pagmamay-ari ng China sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang presensya ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ano ba ang nilalaman ng Hague ruling tungkol sa West Philippine Sea? These are the things you need to know. Bago ang ruling, naglabas ang China ng kanilang mapa na may 9 dash line. Ito yung gawa-gawang linya na sumasakop sa South China Sea. Sa mapang ito, kung ano raw ang sakop ng linya ay teritoryo ng China. Inalmahan ito ng mga bansang Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam at Pilipinas. Dahil sinasakop ng 9 dash line ang kani-kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Mas umigting pa ito nung magkaroon ng mga Chinese vessels sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Sinabayan pa ng panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino. Yung kanilang experiences sa fishing na pinatigil sila ng China, sinulat nila ito in Filipino, in our language, nakalagay sa affidavits, translate into English, at sinamit sa International Tribunal. Talagang makikita mo na matagal na sila doon. Walang nagdi-disturb sa kanila until very recent lang yung Chinese incursion sa Scarborough Shoals. Noong 2013, naghain ng apila ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa Hague, the Netherlands. Kasi na can you imagine yung isang maliit na bansa kagaya ng Pilipinas pupunta sa isang international court, hahamonin yung isang higante, ang China. So we have to fight for our rights, where the dispute will be decided only on the basis of international law. Patas tayo sa China. Walang nakakalamang. Ang tawag nila dyan, even playing field. Naghain ng 15 parties position ang Pilipinas sa Court of Arbitration. Ayon kay Robert Williams, na Executive Director ng Paul Chai China Center sa Yale Law School, maaaring igrupo sa apat ang 15 claims o posisyon ng Pilipinas. Kabilang dito ang pag-question sa 9 dash line, ang pagbibigay linaw sa mga katangian ng bato, isla, bahura at iba pang mga likas na katangian na makikita sa Spratly Islands. Ang panggigipit ng China para makapangisda sa Exclusive Economic Zone ang mga Pilipino. At ang illegal reclamation and construction ng mga artipisyal na isla sa Spratly. Pag-question sa 9 dash line. Sa petisyon ng Pilipinas, isinusulong nila na walang bisa at walang basehan ang sinasabi ng China na historic claims sa kanilang 9 dash line map. Ayon sa desisyon ng Court of Arbitration, sa pagpasa ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, naging invalid ang historic claim ng China. Ibig sabihin, wala itong bisa at hindi pwedeng basihan para ang kini ng mga teritoryo sa loob nito. Pumirma na sila sa UNCLOS eh. When you sign UNCLOS, nag-ratify sila, nag-ratify tayo, you agree to limit your maritime zone to what is stated in UNCLOS. Eh, ang sabi ng tribunal, niwala ang basis yung 9 dash line. There is no historical basis. Walang legal basis. So wala talaga. Inimbento lang. Determination of land features in Spratly Islands. Ayon sa UNCLOS, ang isang isla ay mayroong sakop na 200 nautical miles na tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ at 12 nautical mile na Territorial Sea. Wala tayong kompletong soberanya sa sakop ng EEZ, pero may sovereign rights tayo o may karapatan tayo sa mga likas na yamang makikita rito. Habang ang mga bato ay walang EEZ, pero may Territorial Sea. Ang low tide elevations at ang submerged banks ay walang EEZ at Territorial Sea. Nangangahulugan lamang ito na hindi pwedeng angkinin ng China ang mga isla at ibang mga land feature na pasok sa EEZ ng Pilipinas, kabilang na rito ang Spratly Islands. Ang issue dyan is, we are an island country, archipelago tayo. So, we have maritime zones under international law. Hindi pwede angkinin ng ibang bansa yung ating maritime zones unless there is an overlap, like within our 200 nautical mile may ibang bansa rin. Pero between the Philippines and China, ang napakalayo ng China. Interference of China to Philippines EEZ. Dahil walang bisa ang 9 dash map ng China, wala itong sovereign rights sa EEZ ng Pilipinas. Mali rin na pinagbabawalan at ginigipit ang mga mangingisdang Pilipino. Pinabura ng Court of Arbitration ang posisyon na ito ng Pilipinas. Ibig sabihin, bawal ang China na pumasok at mangisda o kumuha ng mga likas na yaman sa EEZ ng Pilipinas. Yung isda natin na para sa atin lang, we own the fish there, kinukuha ng China, ng mga Chinese fishermen, binibenta sa atin. Binibili natin yung isda na dapat atin
from the very start. Makatutulong din daw ito para magkaroon tayo ng supply ng natural gas para sa kuryente ng bansa. Ngayon, isa pa, yung 40% ng energy requirement ng Luzon galing sa Malampaya, Malampaya gas. Mauubos na yung gas in 2 to 3 years. Dapat ma-develop na natin yung grid bank para replacement, no? Para continuous yung flow ng gas. Ang huli, ang illegal reclamation and construction of artificial land sa Spratly Islands. Dahil walang karapatan ng China sa mga islang ito, illegal ang pagtatayo nila ng mga istruktura sa pamamagitan ng reclamation at paggawa ng mga artificial na isla. Kinilala ng Court of Arbitration na ang ginawa ng China ay nagdulot ng pagkasira sa mga likas na yaman sa lugar. Malinaw na walang karapatan ng China sa mga teritoryong inaangkin nila sa 9-dash map. Pilipinas ang dapat nakikinabang sa mga likas na yamang pasok sa EEZ nito. Pero hindi ganito ang nangyayari. Because China is a bully. China is a bully. It is a rogue state. So ito lang, isang bansa lang hindi nagko-comply, China lang. Pero bakit mag-comply ang China? Eh, sabi ni President Duterte, I will set aside the ruling. Pwede ba tayong pumunta doon, papasok tayo sa mga Spratly Island yun, ng barko natin na para ipakita lang sa, natin sa top Pilipino na baski nang ilang balik natin doon, wala talagang mangyari because we are not in the possession of the sea. Dagdag pa ng Pangulo, we can retake it only by force. There is no way that we can get back the tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. Ayon sa mga eksperto, may tatlong pwedeng gawin para ipaglaban ang ating teritoryo na hindi kailangan mauwi sa gera. Ilan sa maaaring gawin ay magkaroon ng strong political will, makipag-ugnayan sa ibang bansa, at mag-submit ng petition sa UNCLOS Tribunal. Magsisimula ang lahat sa malinaw na paninindigan ng pamahalaan na sa atin ang West Philippine Sea. Confusing signals kasi yan eh. Yung sinasabi ni Foreign Affairs Secretary Roxin at yung sinabi dati ni Defense Secretary Lorenzana, never yung words na yun na nanggaling sa lips ni Duterte. Hindi niya sinabing umalis yung mga Chinese vessels. Under the Constitution, the President is the Chief Architect of Foreign Policy. Kontrolado niya yung Department of Foreign Affairs. Appointee niya. Alter ego niya yung Secretary of Foreign Affairs. So pag ayaw niya, hindi talaga ma-assert ang ruling. Ganyan katindi yan. If the President does not like it, walang mangyari. Dahil malaki ang puwersa ng China kumpara sa Pilipinas, mahalaga ang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. There's this UP Marine Scientist professor, si Deo Onda. I'm sure he has narinig nyo na. He's been advocating na ang Philippines mag-convene ng mga claimant countries at mag-declare ng marine protected area. Alam mo, ang ganda nun kasi kung united yung claimant countries at sabihin ito, fishing ground, marine protected area, stronger versus China na we'll take a second look kung papasok ba sila dyan at gagawa uli ng fishing. At maaari ring maghain muli ng petisyon sa UNCLOS Tribunal. Pag i-insist ng mga Chinese, dalayin ulit natin sila sa UNCLOS Tribunal na itong mga napakadaming mga Chinese fishing vessel na sa West Philippine Sea, inuubos nilang isda. I-quantify natin how many thousands of tons every year kinukuha nila. And then, we will ask China to pay damages. Ang importante dito, that the entire Filipino people will be on the same page. So, dapat, we have only one position. Hindi natin pamimigayang West Philippine Sea sa China. Atin yan. May ruling na tayo. Hindi pwede pamimigay yan. So nang bumaban ang isang maliit na bansa sa isang versus isang higante at nanalo pa tayo. So yun yung feeling na sana makuha natin na courage, tumayo tayo against China. Pangalawa, nanalo tayo na uphold yung rule of law. So ito yung mga pangmatagalang thoughts na magstay sa atin.
Ako si JP Senyo para sa GMA News.